Okay. So, good morning po muli. So, sabi dito po, no, welcome to IMGO International Marketing Group, Total Financial Solution. So, bakit po Total Financial Solution? Lahat kasi po ng ating mga pangangailangan financial po ay nandito, makikita natin sa loob po ng IMG. Kumbaga, hindi na po natin kailangan lumabas pa or maghanap pa po sa iba. So, lahat na andito na po kay IMG. Ngayon, tuturuan po tayo dito na i-build yung ating future. So hindi po kami nandito para bentahan po namin kayo ng kung ano-ano. Ito pong nakikita ninyo na hawak ko na libro, ito po yung aming itinuturo. Ang aming main product po dito sa IMG is financial education. Tuturuan lang po namin kayo kung paano natin mapapangalagaan yung ating mga perang pinaghihirapan, kung paano tayo makakapag-save ng tama, kung paano tayo makakapag-ipon ng tama para sa ating retirement po. At marami pa pong iba tayong pag-uusapan dito. Ngayon po, magbigay po tayo ng konting background about IMG. Historically, IMG system start in Georgia, USA way back 1977. 1998 naman po noong dinala ang IMG sa Pilipinas at na-registered po ito noong 2002 sa Securities and Exchange and Commission po. IMG is also one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines, Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, Middle East, Europe, Canada, United States, and going worldwide. So kung makikita po natin, no, hindi lang nasa Pilipinas ang IMG, kundi kung saan man pong sulok ng mundo na merong Pilipino, meron pong IMG. We have a mission po dito, no, to build a new industry where everyone is to able to earn what the wealthy are earning by bringing the secret of the wealthy to all. So napakaganda ng vision po ng company. Dahil dito, no, ang gusto po niya na lahat po ng tao, lahat ng Pilipino ay maging wealthy. Pero paano po natin 'to gagawin? So dito, ibabahagi po natin kung ano po ba yung mga sekreto ng mga wealthy people. Our mission is to help create wealth for families, to make difference for families so there will be no family left behind. Diba, tutulungan ang bawat Pilipino na maging wealthy tayo. At sa ganun, diba, kung ang bawat pamilya ay wealthy, so ayaw natin na tayo lang ang maging wealthy. So i-share natin to sa marami para lahat po tayo ay sama-samang maging wealthy, sama-sama tayong umangat sa buhay at wala pong maiwang family members natin, no? What we do, we help people move from dreaming to doing. We bring life-changing financial concept and solution to middle-income individuals and families who are overlooked by the financial industry. Dito, lahat tayo, marami tayong pangarap, di ba? Ang bawat isa sa atin talaga may pangarap. Walang tao na hindi nangarap para sa sarili niya or para sa pamilya niya. Pero di ba, minsan hindi natin na nata-target or nahihit po yung goal natin, no? So dito tutulungan po tayo ni IMG na yung mga pangarap po natin ay maging makuha po natin, di ba? So marami na pong tao ang nabago dito ng IMG at isa na po ako doon, no? Dati po ako ay sobrang spender po, but because of the concept na itinuturo po ng IMG, in-apply ko po ito, no? So unti-unti po, nabibuild ko na po yung aking solid financial foundation. So kung dating spender, ngayon po ay saver, investor po at entrepreneur na. Meron din po tayong mission dito sa IMG. Dati po ang aming po mission is to help 1 million Filipino families po na maging financially educated by 2020. Pero ito po, ahead of target date, February 2019 pa lang po, na-hit na po namin itong 1 million. Kaya po noong June 2019, nung nag-attend po kami ng convention, nagkaroon po kami ng panibagong mission na kailangan po 10 milyong Pilipino naman po yung aming matulungan na maging financially educated. Pero hindi pa man po natatapos ang
ang taon na 2021, di ba? Pagpasok pa lang po, nandiyan na po yung mga maraming nangyari po sa atin, no? Pagputok ng bulkan, nagkaroon ng mga pandemic at kung ano-ano pa. Dito po, mas nakita na marami pa rin Pilipino ang nahihirapan. Pagdating po sa usaping financial. Kaya po, nagkama po sila sa panibagong misyon na kailangan mas sipagan pa po natin na matulungan at i-share po itong ating itinuturo sa IMG. So nagkaroon po kami ng panibagong misyon na 30 million by 2030. At ngayon po, meron na po kaming 2,291,370 Filipino families po ang natutulungan at na-i-share po namin. Ito po mga tinuturo namin na financial concept. So, ang IMG po, very legit po siya, no? IMG is registered in BIR and Security and Exchange Commission po. So, ito po yung ating certificate. So, pwede nyo din po yung i-search sa mismong site po ng Securities and Exchange Commission. Meron din po tayong mga segment po sa Channel 2. Every Saturday po yung ating Kape at Salita. Meron na rin po tayong sariling YouTube account. Search nyo lang po yung International Marketing Group. So eto naman po si Miss Corina Sanchez kasama po ng ating Big Three, nina Sir Joen, Sir Bart Art, Sir Noel. So si Miss Corina po, siya po ang ating ambassadress sa IMG. So kaisa po natin siya na sa mission natin, sa pagpapalaganap po na napaka-importante po na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng financial education. Ganon din po si Ms. Sharon Coneta, siya po ang ating ambassadress sa ating healthcare, which is Kaiser International po. Si Sir Boya Bunda, siya naman po ang ating ambassador sa Manila Banker Life Insurance. So ganon din po kung makikita natin, kung kilala po natin si Brother Bo, siya po ay member din po ng IMG. Ngayon po, may ilan lang po akong katanungan, di ba? Bago po tayo magsimula, bago natin pag-usapan yung ating mga basic financial concept po. Ngayon, eto po yung tanong ko, ilan taong ka na bang nagtatrabaho? Di ba? Magkano na ba ang naipon mo? Hindi ka ba napapagod maging empleyado? Ilang taon mo gustong magretiro? Gaano nakatagal ikaw nawalay sa pamilya mo? Paano pag nagkasakit ka? Nagka-type po. Para kanino ba kaya ikaw nagtatrabaho? Napaghandaan mo na ba ang retirement plan mo? Ano ba ang pangarap mo? So, ilan lang po 'yan sa katanungan na itanong po natin sa sarili natin. Ngayon po, sa buhay natin, napakarami pong challenges, di ba, na nai-encounter natin. Ilan po dito yung ating tatalakayin po, no? So number one is uncertain labor market. Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs, di ba? Kung mapapansin po natin, noong araw, ang kinukuha po or marami silang pangangailangan, kinakailangan nila yung tao para po gumawa ng mga produkto nila, di ba? Yung mga pabrika, yung pagawaan ng mga dami, pagawaan ng mga sapatos, di ba? Maraming empleyado ang kanilang kinukuha. Pero ngayon po, kung mapapansin po natin, no? Unti-unti na pong nagiging automated yung ating kapaligiran. Katulad po sa McDonald's, di ba? Sa Jollibee, sa mga supermarket, meron na po tayong mga kiosk na tayo na po mismo yung nag-i-scan ng ating mga pinamili. Tayo na rin po yung magbabayad, di ba? Sa McDonald's, ano mo na lang, pindot-pindot mo na lang and then bayad ka. Pwede ka na magbayad din dyan or magbayad ka na lang sa cashier. Dito, kung mapapansin po natin, di ba? Kokoonti na yung nagiging need sa tao or sa mga empleyado. Ganon din po sa airport kung may naka-experience na po, no? Ako, ito po, na-experience ko kada dadalawin ko yung kapatid ko po sa Norway. Na every time na ako ay pabalik ng Italy, ang nangyayari po doon sa counter po, no? Or doon sa check-in po, wala na pong tao. Ako na po yung kukuha ng aking boarding pass, ako na rin po ang magdadrop noong aking bag, yung luggage ko. So,
ito po ay minsan sasabihin natin, di ba, ay ang ganda, high-tech na. Pero isipin po natin, nakakabahala po itong mga gantong scenario. Dahil po, paano kung talagang lahat po ay maging robot na laang or machine po, di ba? Paano po tayong mga tao, hindi na tayo makakapagtrabaho? So, dapat po ito ay ating paghandaan. Ngayon pa lang po, di ba, habang tayo po ay may mga trabaho, malakas po tayo, mag-ipon po tayo para po hindi po tayo mapalitan, di ba? Mawalan man po tayo ng trabaho, hindi tayo masyadong mamumroblema. So, ang isa pa po ditong dahilan, bakit po ba yung mga ibang malalaking kumpanya ay pinipiling machine na lang ang kuhanin nila kaysa sa empleyado? Ito po ay sa mga kadahilanan na pag po tayong mga tao, ang dami pong binabayaran sa atin, di ba? Maraming compensation, 13-month, vacation leave, maternity, di ba? Sick leave. Pero kung machine po yung bibili nila, kahit sabihin mo na mahal, they can work 24 hours po. Hindi sila nagre-reklamo. Walang binabayaran ng mga 13-month liquidation po, di ba? So, ngayon pa lang, paghandaan po natin tong ating uncertain labor market. So, number two po is low savings and high debt. Have a major impact on retirement. Many people may have to work beyond 65 years of age to survive. Para po sa ating mga nandito, sa ating mga participant po, no? Para po ba sa inyo, ano po ba ang basehan nyo ng retirement? Ito po ba ay pag tayo ay nag-reach sa age na 60, 65? O kung tayo ay financially kaya na po natin? Pwede po akong pa-type. Ano po ba para sa inyo ang basehan nyo ng retirement po? Naku, wala ata akong kausap. Ako lang ata. So, di ba po, dito kasi sinasabi lang po kung nakikita natin itong mga picture. Marami po tayong nakikita, mapa Pilipinas man po o mapa ibang bansa. Meron pong mga matatanda na kung iisipin po natin ay retired na po dapat sila pero patuloy pa rin po silang nagtatrabaho. Ito po ay sa kadahilanan na ang ilan po sa kanila ay hindi po talaga napaghandaan ang kanilang pagre-retiro. So, gugustuhin po ba natin na pagdating ng araw na pag tayo ay tumanda na, ganito pa rin po tayo? Siyempre, sila po hindi po nila pinilano na maging ganan. So, ang kakulangan lang po dyan is hindi po, kumbaga, walang plano, diba? Marami kasi sa atin na nakukontento na lang po kung ano po yung ngayon. So, hindi po tayo, sabi nga ni Sir Rex Mendoza, di ba, marami sa Pilipino hindi sila planner. So, dapat po kung ayaw nating magaya tayo sa mga ganitong sitwasyon po, no, na napakatanda na po, di ba, etong si Lolo, yung magtitinda po ng taho, di ba, biro nyo ang bigat-bigat noong kanyang bitbit, pero patuloy siyang nagtatrabaho kasi kailangan niyang kumita ng pera para sa mga pang-araw-araw na pangtustos niya. Pero kung ito po ay napaghandaan natin, no, mas maganda na meron tayong financial freedom na hindi po pala edad ang basihan pag tayo ay magre-retiro. Kung hindi, kung tayo ay financially stable na po, di ba? Yung pera natin ang tatanungin dito. Kasi kahit ikaw ay 30 years old, 38 years old, kung ikaw ay financially stable at meron ka ng passive income, pwede na po tayo magretiro. So isang patunay lang po ito na hindi po pula edad ang basehan sa ating pagre-retiro. Kailangan paghandaan po natin. Sabi nga po, no, nung natutunan ko dito, dapat po pala from the start na tayo ay nagtatrabaho, tayo ay nag-iipon na pakonti-konti para sa ating retirement days. Hindi po yung 5 years from now, mag-re-retiro ka na, saka ka pa lang po mag-iipon. So, mahihirapan po tayo pag ganun po yung ating gagawin. So, ngayon pa lang po, paghandaan po natin ang ating pagre-retiro kasi ito po yung pinakamatagal na bakasyon na gagawin natin sa buhay natin at dapat ma-enjoy po natin tong ating longest vacation. Number three is high cost of education. Lack of preparation for college planning will hurt the younger generation as well as
parents. So dapat po dito, no, pinaghahandaan, pinagpaplanuhan din po natin yung edukasyon o yung pagpapaaral natin sa mga anak natin. Hindi po pwede na anak ka lang ng anak at hindi mo paplanuhin yung magiging buhay ng iyong anak. Palagi po natin naririnig to, no, na ang edukasyon po, di ba, ito lang yung tanging ipapamana natin sa ating mga anak. Pero kung hindi nyo po paghahandaan, ano po ang ating ipapamana sa kanila, di ba? Marami po yung nakikita natin na dahil nga po hindi po napaghandaan financially, yung pag-aaral ng mga anak, meron po elementary lang po nakakaabot, high school lang, yung iba naman po, di ba, yung course na gusto ng anak, hindi niya mabigay kasi kulang or hindi siya makapasok doon sa school na gusto niya. So eto po, pareho po itong may epekto sa anak at sa magulang. Dahil bilang magulang, di ba, syempre ang gusto po natin, maibigay natin yung the best para sa ating anak. Pero kung ngayon pa lang po, di ba, hindi natin to napapaghandaan, ano po yung maibibigay natin? Diba? Ano yung maipapamana nating edukasyon para sa ating mga anak? So kung tayo po ay meron pang maliliit na mga anak, diba? Yung kauumpisa pa lang na mag-create po ng family, ngayon pa lang po kahit hindi pa po yan nag-aaral, dapat mayroon ka ng allowance dyan. Nagsisave ka na pa konti-konti or nag-iinvest ka na para sa education ng anak mo. Para by the time po na siya po ay makapag-aral, di ba, kaya niyo pong tustusan. So, bakit din po sinasabi na kahit hindi pa nag-aaral, ay kailangang mag-ipon ka na? Dahil po, ang ating pong tuition fee ay ito po ay tumataas din po, no? So, yung aking kaibigan na may school po, tinanong ko siya, sabi niya, minsan, ano po, every year nagtataas po sila ng mga miscellaneous. Yung iba naman po, every 4 years or 5 years. So kung hindi po natin to paghahandaan, di ba, baka mamaya pag nag-aral na yung anak natin, sobrang laki na, hindi na natin kayanin. Kaya kailangan paghandaan po natin to para po yung ating, para tayong mga magulang at yung ating mga anak ay maging happy din po at mabigay natin yung the best future para sa kanila. So number 4 po is increasing cost of living. Many people may have difficulties in saving money for their needs. And when needs arises, emergency repair, illness, tuition, etc., their only option is debt, di ba? So pag sinabi po natin cost of living, ito po yung inflation na tinatawag natin o yung pagtaas po yung na mga bilihin. Di ba? Sa atin, sa Pilipinas, marami yan. Ibig ko sabihin po, marami yung pag tumataas ang bilihin ay nagre-reklamo, nagagalit, sinisisi po ang gobyerno dahil tumaas na naman daw po. Pero ito po ay buong mundo ay nakakaranas po ng inflation. So ito yung, for example, meron kang 1,000 noong araw, di ba? Sabihin na natin, 10 years ago, yung 1,000 pesos mo, pag bumili ka or nag-grocery ka, punong-puno yung cart mo. Pero ngayon, yung 1,000 pesos, di ba? Kung titingnan mo, pareho pa rin siyang 1,000 pesos. Pero yung mabibili ng 1,000 pesos mo, hindi na katulad 10 years ago ng kung gaano kadami yung mabibili mo. So ito po yung nababawasan or yung bumababa yung buying power po noong ating pera. So dapat din matuto po tayo na mag-invest para po mapalago yung pera natin at malabanan po natin yung inflation o yung pagtaas po ng mga bilihin. So, yan po yung mga challenging future na dapat po nating paghandaan. So, okay pa po ba lahat? So, sabi dito, control your future. So, dapat tayo ang nagkocontrol sa ating future. Hindi daw po yung ating mga employer, hindi yung gobyerno, hindi din yung ating mga banko or yung mga broker. So the future is in your hands. So make money. Diba? Ang Pilipino, napaka-sisipag, madiskarte po sa buhay. Diba? So isang patunay po yan dahil sa kabila po ng nangyayaring pandemic, marami po yung nawalan ng trabaho. So nawalan po sila ng active income. Pero dahil nga po madiskarte at masisipag po ang mga Pilipino, di ba? Marami po yung nag-o-online business, nag-abebenta po ng pagkain, di ba? Ginagamit yung kanilang talent, yung dating habit lang nila sa pagluluto. Ngayon, nagiging business na po nila.
Pero dapat hindi lang basta tayo magaling dumiskarte. Dapat natututo tayo na mag-ipon ng tama. At pahalagahan, or kailangan yung iniipon natin, nag-a-accumulate or dumadami dapat yung ating kaperahan at protektahan po natin yung perang pinaghirapan natin. Diba? Kasi hindi po yan basta-basta napupulot. So, pinaghihirapan po natin bawat sentimo. Kaya na, dapat lang po na atin itong maprotektahan para sa ating future. So, yan po ang ating ituturo. So, dapat po, di ba, understand how money works and make money works for you. So, iilan lang po sa atin yung nakakaalam dito na yung pera ay pwede po pala magtrabaho para sa atin, di ba? Sino po ba dito ang nakakaalam nun? Meron po ba? So, ngayon po, kung ngayon nyo lang po narinig na ang pera po pala ay pwede magtrabaho sa atin, hindi yung tayo na lang palagi ang magtatrabaho para sa pera, di ba? Ngayon, tuturo namin kung paano ang pera makakapagtrabaho sa atin in the future. Be your own manager. Ikaw dapat ang manager ng sarili mong kaperahan. Hindi yung iyong mga kapitbahay, hindi yung mga kaibigan mo, hindi yung mga broker mo, di ba? So, ikaw dapat mismo. Dahil pera mong pinaghirapan yan, dapat alam mo kung saan mo inilalagay yung bawat sentimo na pinaghihirapan mo. So, financial check-up. Knowledge is power and IMG is determined to provide 30 million people all over the world with the financial education that empowers them to have a better future. So, hindi lang po pala yung ating physical na katawan ang dapat natin chine-check up. Dapat po pala magkaroon tayo ng financial check-up. I-check up po natin yung ating mga bulsa-bulsa, di ba? Kung baka mamaya kasi may mga sakit na. So napaka-importante din po yan. Magkaroon po tayo from time to time ng financial check-up. Dito po, itinuturo po to sa IMG. So kung sino po yung mga nag-invite sa inyo to attend this webinar po, no, pwede po tayo magpa-financial check-up. Dito, wag po tayong matakot, no, kasi dito, titingnan natin kung nasaan na po ba yung ating financial goal. Meron na po ba tayong ipon, di ba? O bakit ba lagi tayong nagne-negative kahit ang laki-laki ng sweldo natin? So dito malalaman po natin kung bakit at mabibigyan po ito ng solusyon. Kaya napaka-importante din daw po itong check-up na gagawin natin, di ba? Bukod sa ating physical check-up, kailangan magkaroon tayo ng financial check-up. So, four financial concepts that we need to learn: the X-curve concept, the rule of 72, solid financial foundation, and abundance formula, or yung ating tinatawag na pay yourself first po. So, umpisahan natin yung the X-curve concept. So, ito, kumbaga ito yung salamin ng ating buhay. So, di ba palagi tayong may what if? Ngayon, kung makikita natin, meron po tayong isang line, red line natin. So, pababa po siya. Ito yung ating responsibility line. At yung ating blue line pataas, ito yung ating money line. So, ngayon, diba, ito yung ating time life po, no? Nung tayo ay bata pa, matanda na, nasa middle age po, diba? Ngayon po, ang target po natin dito, mag-annotate lang ako, ha? Okay po. Nakikita na po uli. Okay. So, ang target po natin dito is dapat po mapababa natin yung ating responsibility line. Pag tayo ay matanda, dapat ano na yan, konti na lang. And then, yung ating money line, ang target po natin yan, pag tayo ay tumanda, dapat mapataas natin yung ating money line. Pero syempre, hindi po ganun kadaling mapataas at mapababa yung ating responsibility line, no? Kung tayo po ay breadwinner or maaga po tayo nagkaroon ng sarili nating pamilya, syempre, malaki yung ating responsibility. At kung kukunti pa po ang ating ipon, isa po yun sa ating nagiging problema, di ba? Nahihirapan tayong mapataas yung money line dahil nga po, sinasabayan po ito ng ating mga big responsibility. So, nandiyan po ang ating mga basic needs.
Like yung ating food, yung shelter, yung clothing, di ba? Yung education, kung nagpapaaral ka ng mga kapatid mo, ng mga anak mo, di ba? Yung health, hindi maiiwasan na tayo ay nagkakasakit paminsan-minsan. Paano kung tayo ay maraming kautangan at may mga loans pa, di ba? Ayan po yung mga kadahilanan, di ba? Dahil napakalaki ng ating responsibility. So dito po sa stage na to, kung tayo po ay bata pa lang, nagsisimula pa lang, dito, you are working hard for the money. So, ang tawag po ay active income, yung ating monthly salary na natatanggap. Active income po ang tawag doon. Ngayon, pag po tayo ay matanda na, ang kailangan, meron tayong big savings. Malaki na yung ipon natin. Dahil po, hindi po nawawala yung ating basic needs. Nandiyan po ang ating food, yung shelter, yung clothing, yung health. Diyan na po mas sabihin natin na mas kailangan natin, di ba? Or dito, yung mas malimit na tayong nagkakasakit. Kahit po tayo ay gaano man ka-healthy living noong araw, wala naman pong tumanda na hindi po nagkasakit. So, diyan na po maglalabasan ng ating mga sakit. Yung education, yan po ay natatapos. Ganon din po ang utang, natatapos po yan. Pero, di ba, depende sa atin kung gusto po natin tapusin. Pero, I encourage all of you na dapat po pag tayo ay tumanda, utang-free na tayo para, di ba, less stress. So, dito sa stage na to, dapat naman po, money works for you na. Yung pera mo na nagtatrabaho para sa'yo. So, dapat po magkaroon tayo ng passive income. Pero, syempre nga po, hindi po ganun kadaling gawin. Dahil po habang ginagawa po natin yan, pinapababa natin yung responsibility natin, pinapataas natin yung money line natin, di ba? Meron tayong dapat protektahan natin yung ating kalusugan. Magkaroon po tayo ng healthcare dahil siyempre ang puhunan po natin sa pagtatrabaho ay ang ating katawan. Kung may sakit tayo, hindi tayo makakapagtrabaho. So number one, dapat magkaroon ka ng healthcare. And then, 'di ba? Yung what if natin dito sa life, 'di ba? So word na life, in between po niyan, may if. What if nandito ka sa stage na 'to, 'di ba? Nasa younger age ka pa lang, ang laki ng responsibility mo, wala kang savings, marami kang utang, dapat po pala ang kailangan mo dito, kung ikaw ay isang breadwinner, ay magkaroon ka ng proper protection or yung insurance na tinatawag po natin. So, alam ko po yung iba allergy po sa word na insurance. Parang ako din po yan dati, ayoko po ng insurance kasi mali po ang aking pagkakaintindi dyan. Pero, eto pong insurance na to, eto po ang tutulong sa pamilya mo na maiiwan mo kung bigla kang kuhanin ni Lord. Dahil diba, sa ayaw at sa gusto po natin, hindi po natin alam kung hanggang kailan po yung buhay natin dito sa lupa. So si Lord lang ang nakakaalam yan. Kahit gaano tayo ka-healthy, eh kung oras na po natin, hindi po natin po pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, ayoko muna. Marami pa akong utang. Maliit pa yung anak ko. Kailangan makapagtapos sila ng pag-aaral. Hindi natin po pwedeng sabihin. So, dapat po, kung ikaw ay less secure pa, di ba? No savings ka, importante na bigyan mo ng proteksyon ang iyong pamilya. Dahil eto nga po, pag kinuha ka ni Lord, eto yung instant money replacement na papalit sa'yo. Yung family mo, sa makukuha po nila dito sa insurance, di ba, makakapagsimula po sila ng panibagong buhay, makakapag-adjust. Ito rin po ang tutulong na kung tayo ay may mga kautangan na naiwan, mababayaran din po niyan. Pero kung wala ka pong insurance, wala kang protection sa family mo, ano po ang iiwanan mo, di ba? Baka iwanan mo pa ng sangkaterbang utang, kawawa naman, di ba? So dapat, kung mahal natin ang ating pamilya, protektahan po natin sila. Ganun din po, kailangan magkaroon po tayo ng emergency funds para dito natin kukuhanin kung magkaroon man tayo ng mga biglaang mga emergency, nasira yung sasakyan, nasira, kailangan palitan yung bubong ng bahay, etc. So, dyan po natin kukuhanin. And dito, sa old age, pag matanda ka na, dapat marami tayong investment. Kasi yung investment na po yan, yan yung magbibigay sa'yo ng passive income. No? Dapat dito, living on interest ka na lang. Diba? Interest lang ng pera mo, nabubuhay ka na.
So, eto po tingnan natin, no? Ngayon, nandito po tayo sa sitwasyon na to. Man at work, tayo po yung nagpapakakuba sa trabaho. Pero dapat po, gawin po natin, habang tayo nagtatrabaho, matuto na po tayo, di ba, na pagtrabahuhin yung pera natin in the future. So, paano natin gagawin yon? Dapat, sabayan natin ang tamang pag-iipon at pag-iinvest. Para po, makadating po tayo sa stage na to. Money at work, yung pera muna ang nagtatrabaho. Diba? Napakaganda, kahit natutulog ka, nagbabakasyon ka, yung pera mo patuloy na kumikita. Sino po ba dito ang gusto na yung pera mo ang nagtatrabaho sa'yo in the future? Meron po ba? Ako, gusto ko in the future yung pera ko magtatrabaho. Diba? Ako, wala ata. Walang gusto ata magtrabaho yung pera para sa kanya. So, dapat po, yan po yung goal natin, di ba? Pagtrabuhin natin yung pera in the future. Ngayon, rule of 72. The rule of 72 is shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given annual rate of return. Dito, tuturuan po tayo kung paano natin malaman or makompute kung ilang years nga ba bago magdoble yung pera na ilalagay natin sa investment. So, isa din po to na way para tayo po ay maiwasan na tayo ay ma-scam or maloko. So, eto po, constant na po itong 72. So, i-divide lang po natin kung magkano interest rate po yung ibibigay sa atin. So, example po natin, 72 divide 1% equals 72 years po bago magdoble yung pera na ilalagay natin. So, example, kung si Miss Mina at the age of 30 po, naglagay siya ng 10,000 sa 1% po. So, ibig sabihin, 72 years daw po. So, kung siya ay 30 years old, mag-add po tayo ng another 72 years. So, 102 years old si Miss Mina bago po maging 20,000 yung pera or bago madoble yung pera na inilagay niya. So, ganun po katagal. So, diba, congratulations kung tayo ay makakaabot sa 102 years old. So, bibihira po ang nakakaabot ng ganan. So, bigyan ko po kayo ng iba pang example. So, for, let's say, meron pong nag-offer sa atin or naglagay po tayo sa time deposit na 4% naman po yung binibigay sa atin. So, i-divide lang po natin yan, 72 divide 4, 18 years. So, bago magdoble yung pera mo, every 18 years daw po. So, meron tayong example, 4%, 8%, 12%. So, lahat po yan ay pare-pareho ng edad, di ba? So, si, sige, dito pumunta tayo sa 4%. So, for example, 20 years old, naglagay ka ng 100,000 plus 18, kasi 18 years, di ba? So, naging 200, and then pagdating po ng 56 years old, naging 400,000 po yung pera niya. Ngayon, let's say sabihin natin si Ma'am Percy, kasi nga po ka-attend po niya ng financial literacy, natuto na siya at natutunan niya na mag-invest sa mga iba't ibang investment vehicle na magbibigay ng 12%, di ba? So for example, 72 divide 12. So ibig sabihin every 6 years daw po bago magdoble yung pera na i-invest ni Ma'am Percy. So same age siya, same amount, pero kung titingnan po natin, pagdating po ng 56 years old niya, meron siyang 6.4 million. Ngayon, kung nasa bangko ka naglagay ng pera mo, di ba? Alam po natin lahat 'yan. Hindi po 'yan basta tititigan ni bangko or itatabilaang sa vault. Yan po ay ginagamit, pinapautang or ini-invest po sa mataas na percentage para kumita po sila. Ngayon, kung yung pera mo dito, di ba? Na itinabi mo at may usapan kayo na 4%, itinabi naman ni bangko dito or inilagay niya sa investment, di ba? Na nagbigay ng 12%. Ngayon, tingnan po natin. Dahil tapos na yung usapan ninyo or yung kontrata nyo, yung 400,000, ibinalik sa'yo ni bangko. Saan po napunta yung 6 million? Di ba? E pera mo yung ginamit ni bangko, di ba? Pang-invest. So, ibig sabihin, ganito po pala kalaki yung nawawala sa pera natin. Imagine, 6 million. Ganto din po yan ha, pag tayo po ay nangutang. Ganon din po kalaki yung tinatapon natin na pera na pag tayo po ay umuutang sa mataas na interest rate po, no? So, dito po, itong formula na to, maiiwasan natin na tayo ay maloko. Huwag po tayong maniniwala kagad na pag may nag-offer sa atin na
best mag-invest ka dito 100,000 in 3 months or 6 months, 'di ba? Madodoble yung pera mo. Wala pong ganun, 'di ba? Walang investment na magbibigay po sa atin agad-agad ng doubling balik. So pag ganun po, i-apply nyo itong rule of 72. Pag nalaman nyo na hindi naman po pala ganung kabilis magdoble yung pera, itakbo nyo na po bago po unahan kayo na itakbo ang inyong perang pinaghirapan. So I hope clear po tayo dito how money works po, yung ating rule of 72. Ngayon po, ito yung gusto kong ibahagi po sa inyo, yung solid financial foundation, kung paano po tayo makakapag build or tatag ng ating financial house na matibay. Para po tayo nag bibuild ng bahay, ng mga building, di ba? Ang ating mga engineers, lagi po yung inuuna ang pundasyon. Hindi po yan nagsimula sa bubong. Pundasyon po palagi. So dito, ang ating pong pundasyon is yung healthcare. So dapat pangalagaan natin yung ating katawan dahil po, di ba? Yan nga po yung ating puhunan sa pagtatrabaho. Kung ikaw ay may sakit, hindi ka makakapagtrabaho. Kawawa po tayo kung lalo na kung ang trabaho po natin ay yung nero na tinatawag po dito sa Italy, no? Yung no work, no pay. So pipilitin mo talaga magtrabaho ka kahit ikaw ay may nararamdaman kasi hindi ka kikita. So dapat magkaroon po tayo dito ng short-term and long-term healthcare. And then number two po, yung ating protection. Katulad po na nasabi ko kanina sa X-curve concept po natin, yung what if natin, kailangan protektado yung ating pamilya, di ba? Pag tayo kinuha ni Lord, may income replacement na papalit at tutulong sa family na maiiwan po natin. Debt management. So dapat yung ating mga kautangan po dito ay ating inaayos po, no? Alam ko po, hindi po maiiwasan minsan na tayo po ay makapangutang. Pero dapat alam po natin, di ba, yung good debt and bad debt. So, good debt kung tayo ay uutang dahil gagamitin po natin sa magandang paraan, di ba? Na makapagbibigay po sa atin ng magandang balik din po in the future. Bad debt kung uutang ka lang dahil gusto mo lang pong mag-enjoy, gusto mo mag-travel the world. So, wala po tayong return na makukuha pag ganon. So, importante po, no, maliit man o malaki man po ang utang natin, bayaran po natin ang ating mga kautangan. Mas masarap pong matulog sa gabi na tayo ay walang iniisip or wala tayong tinataguan na tao po, no, yung ating mga pinagkakautangan. Mas magandang maging utang-free. And isa po kasi ito sa factor kung bakit hindi po tayo umaangat or makapag-build ng matatag na solid financial foundation. And then, umpisahan po natin mag-create tayo ng emergency funds. So, dapat po pala, no, nagkakaroon tayo nito. Hindi lang basta ipon. Dapat mayroon ka talagang certain amount for emergency. Ito, dito mo kukuhanin kung may biglaang kang gastusin. Let's say, nasira yung sasakyan mo. Diyan ka kukuha. Diba? Re-renovate mo yung bahay mo. Diyan ka kukuha. May biglang na ospital. Diyan ka kukuha. Diba? So, dapat po, kung ikaw ay single, at least 3 months po, diba, meron ka niyan. Pero sa nangyari pong pandemic, no, I suggest kung kaya po ng more than 3 months, kahit single ka, mas maganda. At ganun din po kung tayo ipamilyadong tao, 6 to 12 months or more, kailangan meron tayo. Dahil nga po, diba, yung pandemic na nangyayari sa atin, sino po makakapagsabi na halos isang taon na po, diba, isang taon na dumating to sa atin. At marami po tayong mga kababayan na hanggang ngayon po ay hindi po nakakabalik sa trabaho or on-call po yung kanilang mga trabaho. So, kawawa po yung family dahil syempre nagiging problema po nila kung paano po yung kanilang budget, paano po yung kanilang mga everyday expenses po. So, importante na pag nagagalaw po natin itong ating emergency funds, ibalik po natin pa konti-konti para sa susunod, meron po tayong madudukot ulit. And last po, investment. So, eto na yung pinakabubong po ng ating financial house. So, dito papasok po yung ating two kinds of investment po. Meron tayong tinatawag na solid investment and liquid investment. Solid investment, eto po yung mga apartment, yung mga lupa po, di ba? Yung makakapagbigay po sa atin ng
return or ng income. Pero yung personal na bahay natin na inuuwian po natin, hindi po natin makukonsider as investment po yan. Kasi marami pong nagsasabi, marami na akong investment, may sasakyan na ako, may bahay na ako. So, ang tanong po, yung po bang bahay na inuuwian natin, nagbibigay po ba sa atin ng monthly income? Di ba hindi? Monthly expenses ang binibigay kasi bayad ng ilaw, ng kuryente, di ba, ng tubig, ng internet. So, liabilities po 'yan, di ba? Pero kung gagawin mong paupahan yung bahay mo, so makukonsider po natin 'yan as investment. Yung liquid investment, ito po yung mga paper asset po, like yung mga mutual funds, yung mga direct stock po. So, 'yan po siya. So, dapat ganito po yung ating financial house, matatag yung ating pundasyon. Dahil po, kung ikaw ay nagkasakit, meron kang healthcare, di ba? Naaalalay sa'yo. Hindi mo makukuha yung investment mo. Hindi ka magbebenta ng mga lupa mo or ng mga gamit mo sa sakyan mo. Kung ikaw ay kuhanin ni Lord kaga, di ba? May proper protection ka, may tutulong sa family mo. Pero kung wala kang proper protection, kung may mga investment ka, di ba? May bebenta mo yan. Kasi baka mamaya, pag kinuha ka ni Lord, yung pagpapalibing mo, hindi maging problema pa ng family na maiiwan mo, di ba? So, emergency funds, para po, kung wala kang emergency funds, at marami kang investment, di ba, dyan mo kukuhanin yan. Kumbaga, kung hindi tama yung ating pagkakasunod-sunod, di ba, yung investment na pinundar natin, ay pwede pong mawala, posibleng mawala sa isang iglap lang po, di ba? So, ayaw naman po nating mangyari yon. Kaya kailangan, dapat po, protektado po tayo. So, para tong pyramid, di ba? Hindi basta-basta gumuguho ang pyramid. So, dapat ganito po ang ating pagkakasunod-sunod. Build from the ground up, build it right, and build it strong. The abundance formula po, ito yung tinuro ni Brother Bo Sanchez na 10-20-70 formula. Ako po, ang formula ko dati, pagkakuha ng sweldo, tanggal lahat ng bayarin. Kung ano po yung matitira, yun po yung ating maiipon. Pero di ba, minsan wala po tayong naiipon. Minsan din po nagne-negative pa. Yung iba naman po natagdagan ng mga tawag dito ng trabaho pero hindi pa rin po nagkakasya. So, dapat po pagkakuha natin ng ating income, maglagay po tayo ng 10% sa tithes. Magbalik daw po tayo kay Lord. So, biblical po yan, di ba, na 10%. So, ano ba naman po yung 10%, di ba? Lahat naman ng blessing na ibinigay sa atin ni Lord ay galing sa Kanya, di ba? Kung bakit tayo malakas, kung bakit tayo may magandang trabaho, ay galing kay Lord. So, dapat po magbalik loob po tayo. Hindi lang sa mga churches, di ba? Kung meron tayong mga charity at kung meron po tayong mga kakilala na nangangailangan po ng tulong, tulungan po natin. Sabi nga po, the more we give, the more we receive po. And then dito napapasok, 20% yung saving and investment mo, di ba? Bahala ka na kung saan mo ilagay yan. Basta unahin mo to, di ba? Magkaroon ka ng 20% sa savings mo. 70%, eto, expenses mo. Diba? Kung gusto mong ubusin yung 70%, okay lang. Basta unahin mo tong dalawa na ito. Kasi for sure po, pag itong formula na to, ang ginawa nyo, meron po talaga tayo maiipon. Diba? Ito po ay ginagawa ko, kaya masasabi ko po sa inyo na itong formula na to ay proven po. Meron po ikaw na maiipon. So, kumbaga, hindi ka masisiro. Sa una lang po, mahirap gawin dahil hindi po natin nakasanayan. Pero pag po ito ay unti-unti nating ginagawa, nakakasanayan po natin, hindi ka naman po papayag na wala kang mailagay sa iyong mga investment or wala kang maitabi, di ba? So, dapat po ganito ang ating formula. 10-20-70% po. Do you know that you can be a multimillionaire if you invest 33 pesos or 1,000 pesos per month for 30 years. So, meron na po pala tayong 3.5 million. Ito, nung narinig ko, sabi ko, grabe, ganun lang pala kaliit. 33 pesos lang pala. Pwede pala ako maging milyonaryo. So, hindi ko alam. Kung alam ko lang noon, matagal ko nang ginawa po 33 pesos. Lagi akong nag-iipon yan. Ngayon po, di ba, paano natin makukuha yon? Kailangan po nating malaman yung mga different investment vehicle that we need to know and understand. So,
Number one po, ito yung ating level one of investment po na itinuturo dito sa IMG. So kasi ito po yung sumasagot sa ating financial needs po. So tatlo po dito ay sinasagot na po ni Kaiser, di ba? Dun sa ating solid financial foundation, kailangan natin ng healthcare, kailangan natin ng protection and investment po, di ba? So dito, yung Kaiser po natin, 3-in-1 na to. So meron po siya ng tatlo na to. Hindi ko na po ay didiscuss lahat kasi mamaya ito po yung topic natin. So 20 years contract po to na 7 taong ka lang na magbabayad. So example po natin, no, K100, so 58,821 annual payment po. Ang contract price niya or yung naibayad mo sa loob ng 7 taon is 411,750. So habang nagbabayad tayo sa 7 taon, meron po tayo mga healthcare benefits. So may annual physical examination benefits, dental health benefits, member's choice of room board na 1,000 pesos per day, depende sa plan na kinuha natin. Annual benefit limit of 60,000 per year, depende rin po sa plan na kinuha natin. Basic medical health benefits, waiver of installment due to death and credit life, waiver of installment and premium due to total permanent disability, term life insurance coverage, accidental death and dismemberment, family assistance services. So, after mo makapagbayad doon po sa ating maturity period po, meron din po tayong mga benefits. So, nandiyan na po yung 10% annual health benefits. So, dyan na po magsisimula na kumita or tumubo yung pera mo kasi nasa investment side na po, no? So, covered na din po yung ating inpatient benefits, outpatient benefits, yung mga pre-existing illnesses is covered, dreaded illnesses is covered, maternity benefits, additional health benefits, long-term care benefits, and long-term care bonus. Kumbaga, kung wala ka nagalaw for 20 years po, ang iyong makukuha po dito is 1,166,169 pesos po. So, wag po kayong aalis kasi mamaya po i-discuss po ito. Hihimayin po to ni SMD Mina kung paano nga po nagwo-work ang Kaiser at kung gaano po siya kaganda. So, yung isa po nating, ito naman po yung level 2 of investment na tinuturo natin is yung mutual fund. So, kung nababasa nyo, naririnig ninyo, di ba? Nakikita nyo sa mga FB posts na gusto mo bang maging shareholder, di ba? So, ito po yun, mutual fund. So, ito, i-discuss din po tumamaya ni CEO Carmela. So, bigyan ko lang po kayo ng idea kung paano po nag-work si mutual fund. So, dito, marami po tayong investor. Pinagsasama-sama po yung pera ng investor. Kahit po 1,000 pesos, pwede tayo makapag-invest. So, let's say you have 1,000, 500,000, 1 million, 10 million. Iko-collect po yan. Pagsasama-samahin yan, ilalagay yan sa mutual fund company. At ang maganda po dito, meron po tayong fund manager na siya po yung nagmo-monitor ng pera ng mga investor. So, siya po, sinacheck niya po yan kung saan po magandang investment ilagay, sa ang company. So, pwede po ilagay sa stock market, sa bonds, and then nakadiversify po yung pera ng investor. So, ibig sabihin, hindi lang sa Jollibee nakalagay yung pera mo. Meron ka dyan nasa SM, nasa Ayala, nasa BPI. Kumbaga, nasa 10 company. Doon po sa blue chips companies na tinatawag po natin. And then, equally divided po. Kung kumita po tayo ng 12%, so lahat po yan, 12% ang ibibigay. Si 1,000 na naglagay, 12%. Regardless kung malaki o maliit ang inilagay mo na pera. Basta lahat po yan, 12% po yung kikitain ng mga investor. Eto po, dito po tayo nag-i-invest sa Rambler Financial po, hindi po sa IMG po ha. Si IMG po kasi ay pintuan po natin or susi po natin yan bago para makapasok po tayo sa mga different investment vehicle like Rambler Financial. So, eto po, dito po tayo pwede mag-invest sa PhilEquity, PhilAmasset, Soldibo Funds, Atram, Sun Life, and FAMI. So, yan po mga top mutual fund companies ng Pilipinas. So, how compounding interest work for us? So, di ba sabi ko po kanina, kung tayo ay nag-i-invest ng 33 pesos or 1,000 pesos per month in 30 years, ibig sabihin consistent, wala kang nimpes na nagtatabi ka ng 33 pesos per day in 30 years, at inilagay mo siya sa 12%, di ba? Meron kang 3.5 million. Ngayon, kung kaya mo naman ng mas mataas, di ba, ng 2,000, 5,000,
Let's say gusto ko in 10 years, meron akong 1,000,000. Dito po, maglagay ka ng 5,000, ilagay mo sa magbibigay sa'yo ng mas mataas na interest rate po, no? In 10 years, pwede kang magkaroon ng 1,000,000. So, ang kailangan lang po dito, no, is consistent. Long-term investing is the key. So, pag nag-i-invest po tayo, no, palagi po nating iisipin, long-term. Wala pong investment na kumita kagad ng short-term. So, kahit po small amount po yan, kung tayo po ay consistent na naglalagay, yan po ay dadami at lalago. Paano naman po, wala akong pang-invest dyan, Miss Athens? Meron po, kaya nga po, di ba, mag-financial check-up tayo. So, manage and reduce expenses. Meron po kasi tayong mga expenses na minsan po ay tingin po natin ay maliit lang. Pero, hindi po natin napapansin na ito po palang maliit na bagay na ito ay pwede po palang makapagbigay sa atin ng milyon. Sandali lang po. So, example po, kung tamad po tayong magdala ng tubig, magbitbit ng tubig, di ba? Gusto natin lagi tayong bibili sa bar. Or gusto natin kada kain natin naka soft drinks po tayo, di ba? Naka Coke. So, imagine, ito po, 20 pesos yung cost per can. Kung nakakadalawang beses ka sa isang araw, monthly cost mo 1,200, annual cost mo 14,400. Kung ininvest mo po yan in 12% in 20 years, pwede po pala tayong maging milyonaryo sa Coke at tubig lang, di ba? Kung mahilig kang magkape, 3 times a day, nako, lalo na ngayon, winter, gusto natin lagi tayong nagkakape, di ba? Hindi po sinabing tanggalin mo ang magkape ka sa labas, di ba? Pero kung 3 times a day naman po na nagkakape, kung gusto talaga natin na tayo ay makaipon, di ba? I-reduce po natin, di ba? Mag 3-in-1 coffee na lang tayo or magkape po tayo sa mga amo po natin, di ba? Pwede naman yun, di ba? So dito, nagkakaroon ka ng extra pera na pwede mong i-invest. So, pwede nyo po itong screenshot at pag-aralan po nyo, di ba? So, pwede po pala tayong maging milyonaryo dito, di ba? Ano lang natin, bawasan lang po natin, di ba? Hindi po sinasabing tanggalin po natin lahat. Kung hindi po natin kaya pa konti-konti, kasi malaking tulong po yung nagagawa po nito. Ngayon, ano bang makukuha ko pag nag-member ako ng IMG? So, marami po tayong makukuhang benefit. So, ang IMG po is dito tuturuan po tayo na do it yourself, di ba? Pag tayo na yung gumagawa, mas nakaka-discount po tayo. So, para po itong mga fidelity card natin ng Isalunga, di ba? Na pag tayo po ay nag-grocery at hindi natin dala yung card natin, hindi natin mabibili yung item na naka-sale po, di ba? Hindi rin tayo magkakaroon ng point. So, parang ganun po si IMG. So, marami po tayong benefits na makukuha. So, meron po tayo ditong preferred membership cards po. So, we have 48 top benefits po dito sa IMG. So, number one benefits po na napakaganda is eto. Meron tayong free ebook. So, dito, continue po yung ating financial education. Sinasabi nga dito, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Ang alam po kasi ng karamihan, di ba, pang mayaman lang ang financial education. Dahil nga po, mahal mag-attend ng seminar ng financial education or ng financial literacy. So dito sa IMG, libreng-libre po ito ibinibigay. Kaya pag po may mga nangungulit sa atin na umattend ka, pakinggan mo, wala namang mawawala po, no? Attend po kayo kasi wala po talagang mawawala sa inyo. For sure, marami pa po kayong matututunan. So eto, libre po lahat yan na ibinibigay po ni IMG. Like etong webinar po natin, and then dati po nung wala po tayong mga pandemic, so nagkakaroon din po kami ng mga financial literacy seminar po sa mga hotel po at sa mga iba't ibang lugar po. So marami tayong matututunan dito. So dito kasi tuturuan tayo kung paano natin ma-manage ng maayos yung ating kaperahan. Meron po tayong free ebook din po about yung ating financial workbook. So eto, libre din po. So ang tinatalakay naman po dito etong lima na to, no. So kung gusto po nating mag-attend ng workshop,
Kung non-IMG member tayo, ito po ay each workshop cost 100 pesos. Pero kung ikaw ay IMG member, ito po ay libre. So dito tuturuan ka how to increase your cash flow, paano mo ma-manage yung mga kautangan natin, paano ka makapag-build ng strong financial foundation mo, proper protection, building wealth and asset accumulation, retirement planning, wealth preservation, building a business in the financial industry. So lahat ituturo yan at marami tayong matututunan dito. Number 8 benefits po yung ating financial check-up. So mamaya po, di ba, pwede kayong magpa-financial check-up kung sino po yung nag-invite sa inyo. So napaka-importante yung gawin to. Sabi dito, stay financially healthy with IMG exclusive financial check-up. Exclusive benefits number 9, yung ating associate financial planner. Kung gusto po nating maging licensed financial planner, meron po tayo dito mga examination na kailangan i-take. So, kung ikaw ay IMG member at ikaw ay nasa Pilipinas, instead of 5,000 pesos ang babayaran mo, 1,500 na lang po. At kung ikaw po ay nasa abroad, 16,000, pero dahil IMG member ka, 2,500 pesos na lang. So, di ba, nakikita natin, dahil IMG member ka, napakalaki po ng ating nasisave po dito. So, free gift. Sino po may gusto ng mga libreng regalo? I think lahat po tayo gusto natin makatanggap tayo ng regalo, di ba? So, dito sa IMG, once na nag-member ka, automatic, meron ka pong 100,000 personal accident insurance. And pwede po yung mag-upgrade, no? Up to 300,000 po. So, meron din po tayong Fidelity Life. So, eto po ay optional kung gusto nyo po mag-avail. So, mag-additional lang po kayo ng 500 pesos. One-time payment din lang po yan. So, eto naman, pag si IMG member ay kinuha ni Lord, etong 50,000 ay pwede niya pong magamit sa kanyang burial po, no? Eto pa, free gift. So, IMG Vision Care. Diba? Meron tayong libreng frame po dito, no? Maximum of 2 pairs every year. Kung tayo ay IMG member and Kaiser policyholder. So, imagine yung frame po, mahal po yan. Pero dito sa IMG, imagine po natin, libre na yung frame mo, libre na yung computerized eye check-up mo, lens na lang po yung ating babayaran. So, ito po na-experience ko po nung umuwi ako last year sa Pilipinas, 900 pesos lang po yung binayaran ko sa lens. So, free unlimited consultation for member sa Kaiser Medical Center, di ba? Libre ang ating consultation po. Sandali po. Okay. Nakikita po yung slide? Patamsa po kung nakikita po yung slide. So, eto po, no, napakaganda. Unlimited consultation po tayo. So, nandiyan po, marami po tayo diyan ngayong mga Kaiser Medical Center po. Meron po tayo sa Makati, sa Cavite, sa Mactan po, tatlo, sa SM Santa Rosa, SM San Pablo, SM North EDSA, Seaside Cebu, 'di ba? And yung bago po na naririnig namin, magkakaroon daw po sa Batangas. So, meron din po tayo dito discount po sa medical services for members. Ngayon po, may discount din yung ating immediate family sa mga medical services po na gagawin po. No? Ang immediate family natin, kung ikaw ay single, nanay at tatay mo, at kung may pamilya ka, yung iyong asawa at anak. Isa pong napakagandang benefits. Ngayon po, napakadali ng pumasok or mag-invest sa mutual fund. Pag member ka, automatic mutual fund investor ka na. At may kasama pong 1,000 pesos po initial investment under po dito sa Soldibo. So dito po, ikaw na lang yung kung gusto mong madagdagan syempre yung 1,000 mo, pwede mong dagdagan yan for as low as 500 pesos po. Meron din po tayong access sa healthcare products and services. Meron tayong long-term healthcare, short-term and senior care po. So ayan po ang ating Kaiser International Clinic po, no? And then Manila Bankers po, kung alam niyo po itong company na to, na dating pagmamay-ari ni Senator Hill Puyat, ngayon po ay nabili na po yan ni IMG. So meron po tayo diyang
Most 18 and yung bago po natin is yung Most GRP po, yung group insurance. So maganda din po ito. So ito yung life insurance na may kasama investment po. So we have topic din po dito about Most 18. So exclusive to IMG members po, free investment seminar and mutual fund at zero entry fee. Ito po yung kagandahan pag tayo ay IMG member. So every time na nag-invest po tayo sa mutual fund, wala na pong entry fee na kinakaltas po sa atin. So dito naman po tayo pwedeng mag-invest sa mga top mutual fund companies po na nabanggit ko po kanina. So sa Solibo, Atrium, PhilEquity, Philam Asset Family, and Sun Life po. So meron din po tayong access sa online trading platform po with free investment guidance, analysis, and update po sa MyTrade. So kung gusto mo na ikaw mismo ang mag-manage ng iyong investment, let's say gusto mo sa Jollibee ka lang nag-i-invest, sa dito ka lang nag-i-invest, no? Pwede po natin gawin. Basta kung kaya mo po at may sapat na kaalaman ka, pwede naman po yan, no? So meron din tayong benefits number 21, IMG partnership with Palawan Express, pera padala. Pwede po tayo dito magbayad ng ating mga IMG transaction po. At ang maganda po doon, nagkakaroon po tayo ng discount po dito. So, discount, save your money on non-life insurance po. Kung gusto natin mag-avail ng car insurance, travel insurance, fire insurance, personal accident, bond, marine, and cargo po, no? As IMG member, nakakakuha po tayo dito ng discount po, no? So nandyan po yung ating mga ka-partner po na mga non-life insurance company po. So members savings on real estate purchases. Kung gusto natin kumuha ng mga condominium, di ba? Under ng mga developer nito. So kilala po yan. SMDC, Ayala Land, DMCI. As a member po, ikaw mag-a-avail, pwede ka pong may makukuha ka dito na discount. Ganon din po by referral. So may makukuha ka. Ang maganda dito, di ba? Hindi ka ahente, kundi broker ka po ng malalaking company na to. So number 24, special discount on memorial lots and interment packages. So yung ating Heaven of Infinity Memorial Garden na located po sa Lipa, Batangas. So ito po isang investment na tinuturo din po kasi napakabilis po talaga na lumaki or mag interest yung pera po dito. I mean yung kung bumili ka ng isang lot, katulad po ni MD Irene last year, kumuha po siya, no, almost 80,000 yung bili niya kasi nag-spot cash po siya. And then after 4 months lang po, kitang-kita na po kagad yung tinaas po noong value noong lote po. So kahit po nasa malayong lugar ka, hindi ka taga Batangas, pwede mo po siyang gawing investment lang po. So discount on special courses po kung gusto nating matuto na mas ma-enhance po yung ating strategy pagdating po sa mga email marketing, yung ating pagpo-post po sa mga social media, kung gusto nating mag-create po tayo ng sariling libro. So sila naman po, si 25, 26, 27, and 28, sila po yung mga tao na kung saan pwede po tayong mag-enroll po ng mga courses po and meron po tayong discount po dyan. Everest Memorial Services po, no? Kung meron tayong mga wedding planner, so pagdating naman po sa burial, siya naman po ang ating tatakbuhan. So ito po ay connected po doon sa ating Fidelity. And then meron din po tayong Asset Preservation Services. Tuturuan ka dito na maprotektahan po yung ating mga investment, yung mga asset po natin. So tutulungan ka dito na mag-create ka ng sarili mong korporasyon para po hindi po basta-basta nawawala yung mga investment o yung asset na meron ka. Kasi alam po natin na kahit po tayo ay may mga last will and testament, di ba, pag tayo ay pumanaw, kung ito po ay hindi mababayaran yung mga state tax po na tinatawag po natin, hindi po yan mapupunta sa mga taong pinag-iwanan ninyo. So ito po ay kung hindi mo nabayaran yung state tax, so sa government po mapupunta yung mga ari-arian natin. So sayang naman po pag ganun yung nangyari. So IMG Auto Program, ito yung isang maganda, di ba, as IMG member. Pag nagpa-member ka po, gusto mong bumili na ng sasakyan kahit anong brand po, malaking discount po yung ating nakukuha po dito.
So yung latest po no si CEO Nanfree, I think nasa 100 plus po yung na discount po niya dito. Bumili po kasi siya ng sasakyan. Meron din po tayong mga rewards, 'di ba? Lahat tayo gusto natin mabigyan tayo ng rewards. So be in the financial industry. Own a business, become a financial educator, own your time, online system, help families achieve the income you want, become debt free. Kasi isa po sa benefits ng IMG, pwede mo siyang gawing business, 'di ba? Maging financial educator ka, kagaya namin, hawak mo yung oras mo, 'di ba? Online system, kahit nasaan yung kausap mo, nasa ibang bansa, di ba? Kung gusto niya mag-member, pwede kasi online system po tayo. Nakakatulong tayo sa maraming pamilya po, no, na matulungan natin na makapag-ipon ng tama. Nagiging utang-free tayo dito kasi syempre, ayan po yung number one na tinuturo, di ba? Tanggalin natin ang ating mga kautangan. And dito din po, kung meron kang pinapangarap na income, let's say gusto ko, in 1 month, magkaroon ako ng 1 million na income. So, ito po ay possible na mangyari sa IMG. Pero, syempre, depende po kung paano tayo magtrabaho. So, travel the world. So, dito, libre po to yung vacation po, no? Ngayon, sa London po. Syempre, may mga qualification po dito para maging ma-qualified tayo or maging mapasama tayo sa free travel po, no? With allowance pa po yan, according to CEO Carmela. World-class recognition, pag dito po nire-recognize yung hard work po natin. Pag tayo po ay napopromote, di ba, to marketing director, senior marketing director, executives po, no? Meron po tayong mga pins. So, yung watch po, pag SMD ka, binibigay po yan. Meron din po tayong mga libreng car. So, last June convention po, virtual convention, apat po yung nabigyan ng sasakyan po. And then, kung ito po ay million na yung kinikita mo, so ito ay may katumbas po, no? Each ring po, kung ayan ay diamond, ruby, emerald, depende po kung magkano nakalaki yung ating kinikita. Meron din po tayong free HMO coverage or yung short term po natin. Pag po tayo na-promote ng marketing director, senior marketing director, and executives po, no? Pwede po tayong mag-file po niyan. Meron din po tayong powerful members portal available anytime, anywhere po, di ba? Basta meron tayong internet connection. And benefits number 37, digital marketing platform po, yung Dominate tool. So, ito ay very useful po kasi post ka lang po ng post, may mga link po tayo dyan, di ba? Meron man po tayo mga cold market na gustong mag-member kagad, ito po ay pwede po silang makapag-member dahil po dun sa link natin. And then, isa po to dahil mahal pong mag-enroll sa ganitong course po, no? And then, meron tayong newsletter and email. Lagi po tayong updated sa kaganapan. And then, yung bago natin, Eurocash. Dahil po, sa pandemic, sa Pilipinas po kasi, pag yung commission po nila, cheque. Ngayon po, dahil nga sa pandemic, nag-come up po sila sa ganitong concept po na nasa portal na po natin yan. At kung mapapansin nyo po, ngayon pong araw na to, nag-activate na po yan. Kung meron po kayong mga komisyon na inaasahan ngayon, i-check nyo po yan, nandyan na po yan sa inyong Eurocash. And then, exclusive po sa mga international members po, meron po tayong Visa card na kung saan, dito po, pwede po nating magamit din. Yung mga commission po natin, dyan po ilalagay. We have also exclusive events po. Diba? Yung ating mga International Heroes Night. Dito po, ang makaka-attend lang po ay kung sino po yung international member. So, last year din po, na-experience ko po dyan na umattend po. At napakaganda kasi mag-meeting lang po kayo, diba? Sa Shangri-La Hotel pa kayo yung venue nyo. So, we have also exclusive run and contest po. For example, ang contest po nila ngayon ay para sa Europe lang. So, Europe lang po ang makaka-join. Or kung para sa US lang po, mga taga-US lang po yung makaka-join sa contest na yan. At ito yung mga nadagdag na napakaganda po, yung ating worldwide protection. Kung ikaw ay international code, meron ka pong accidental death benefit na 500,000, meron kang burial benefit 100,000, accidental medical reimbursement benefits 100,000,
acts of terrorism, 600,000, unprovoked murder and assault, 600,000. Meron din tayong accidental disablement benefit po. Na kung meron po tayong mga parte ng katawan na mawawala po sa atin, lahat po iyan ay merong presyo. Hanggang kuko, meron po yan presyo po. No? Ayan po yung mga toes po natin. Nandiyan po yan. So, screenshot nyo na lang po, no? And ang maganda po dito, additional future repatriation service po, no? If death occurs outside the Philippines, we will assist in the repatriation in coordination with Everest Memorial Services. The family may use the cash benefits to settle the repatriation services po, not expenses. So, napaka ganda, although ayaw po natin itong mangyari, pero kung iisipin po natin sa isang banda, talagang mahal po tayo ni IMG kasi meron po tayo mga gantong benefits. Sino po ba magbibigay sa atin ng 500,000, 100,000, di ba? Wala naman po. Ito po yung ating ownership business program po, income projection po natin to. Kasi kung gagawin mong business po ang IMG, pwede kang mag-earn ng commission kung ikaw ay associate, 20%. Kung ikaw ay marketing director, 37%. At kung ikaw ay senior marketing director or and executives, 47% po. So, ito po ay hindi ko na po i-discuss kasi meron po tayong sariling discussion dito. Pero imagine po, di ba, ang ginagawa lang po natin dito sa IMG, sineshare lang po natin, tinuturo lang po natin kung paano makapag-ipon ng tama. So, with that po, maraming salamat and I hope marami po akong na-share sa inyo at may natutunan po kayo. Thank you po. Okay, maraming salamat Ma'am Athens sa well-delivered presentation po ninyo. Alam po natin talaga na kung siseryosohin natin, ano po yung mga napapakinggan natin, yung mga naituro ngayong umaga ni Ma'am Athens, talagang meron naman po talaga tayong mapupuntahan.